Ito po ang News TV Quick Response Team sa Santa Cruz, Maynila, kung saan nakaburol ang estudyante ng UP Manila na si Cristel Tejada. Bago siya natagpo ang patay, ay sinasabing problemado muna si Tejada dahil hindi siya makabayad ng matrikula. Dahil lang kaya't kinailangan niya mag-file ng leave of absence sa kolehiyo. Sa ngayon, ay patuloy po ang dating ng mga kaklase, mga kaibigan at mga kamag-anak nitong si Cristel Tejada, kung saan po ay nakatakda namang ihatid ang kanyang labi sa huling hantungan sa darating na Sabado. At ito nga pong nangyari ito kay Cristel ay lumikha po ng iba't ibang mga issue na sinasabing dapat pong pagtuunan ng pansin ngayon. Pero marami din may mga nagsasabi rin po na itong si Cristel, bukod sa kanyang dinadalang problema sa kanyang pag-aaral, eh mukhang mayroon din pong ilang problema sa kanyang pamilya. So yung mga bagay pong yan ay alamin ho natin at kukunan ho natin na kasagutan mula sa miyembro ng kanyang pamilya. Kaugnay nga po nitong sinapit itong si Cristel Tejada nitong nakalipas na Biyernes. So tuloy-tuloy po ang pagdating ng kanyang mga classmate, mga kaibigan na patuloy pong nakikiramay dito kay Cristel. Si Cristel po ang panganay sa apat na magkakapatid at sinasabi nga po na gusto sana ni Cristel na siya ay maging isang doktor. Yung nga lang po ang problema po doon sa kanyang pinansyal na aspeto, yung nagiging balakid doon sa kanyang pangarap na maging isang ganap na doktor. Samantala, iba't ibang grupo ang nagprotesta sa UP Manila kasunod ng pagkamatay ni Cristel Tejada. Depensa naman ang pamunuan ng UP Manila, hindi ginipit si Tejada at maging ang ibang estudyanteng walang pambayad ng matrikula. Narito ang report ni Bam Alegre. Ang estatwa ng oblation sa UP Manila, tinakpan ng itim na tela ng ilang estudyante. Ang bakod nito, nilagyan naman ng itim na ribbon. Matapos ang isang programa, nagmarcha ang ilang estudyante kasama ang ilang UP faculty. Lahat ng ito, simbolo ng pagluluksa nila para sa 16 na taong gulang na si Cristel Tejada, ang UP Manila freshman na natagpo ang patay sa kanilang bahay noong Biyernes. May 2012 na mag-enroll si Cristel sa kursong Behavioral Science. Pasok siya sa bracket D ng Socialized Tuition and Financial Assistance Program o STFAP. Sa ilalim nito, 300 pesos kada unit ang kailangan niyang bayaran. May miscellaneous at laboratory fees din. Dahil sa problemang pinansyal, ginusto ni Cristel ang mapabilang sa bracket E2 kung saan libre ang tuition at iba pang fees. Dito may matatanggap ring stipend o allowance na 12,000 pesos kada semester. Pero hindi umabot sa deadline ng requirements ng pamilya ni Cristel. Bukod dito, meron pa silang loan na mahigit 6,000 pesos. Ang sitwasyon ni Cristel, sinikap ng kanyang pamilya na ilapit sa mga opisyal ng UP. Pero sa huli, pinaghain daw siya ng leave of absence. Nung second terminal pumunta kami, nandun na si Cristel, mas masakit yun. Kasi narinig niya na eh. Iniisip niya na siguro yung nangyari na. Teka muna, 5 months yun eh. Ang dami kong exam nun na, ang dami kong projects na, ang dami kong ganito, may binasas. Wala lang. Miyerkules, March 13, naghain ng LOA si Cristel. Naaprubahan agad ito kinabukasan, isang araw bago siya matagpo ang patay. Ayon sa pamunuan ng UP Manila, hindi nila pinuwera sa si Cristel na mag-LOA para rin sa ikabubuti niya mag-leave para sa semestrang iyon. Hindi naman siya forced leave of absence. Yung leave of absence para hindi ma-strike out siya sa roster ng universidad. Kasi ang leave of absence, according to the rules, pwede siyang health reason, pwedeng family reason, pwedeng personal reason, pwedeng financial reason. Mm-hmm. So that kung, kunyari, okay ka na, magaling ka na sa sakit mo, or may pera ka na, sa next semester, hindi ka ma-strike out, and then fresh ano ka pa rin, estudyante ka pa rin. Nilinaw din ni UP Manila Chancellor Manuel Agulto na hindi totoo ang balitang lumuhod sa harap niya ang ina ni Tejada. Si Ginang Tejada raw mismo ang naglinaw nito. Isa raw isolated case ang kaso ni Cristel na ikinalulungkot ng universidad. Marami na raw apela ang naaprubahan nila tungkol sa late na pagbayad ng matrikula. Hindi rin daw totoo ang ipinapakita umano ng ilang taga-media na wala silang awa sa mga estudyanteng may problemang pinansyal. I was once a UP student scrambling for tuition fees. As administrators, we are not enemies. I would like to consider myself as a surrogate parent to our students. Aminado ang pamunuan ng UP na maraming problema ang STFAP. Kaya naman may mga mungkahing reforma rito gaya ng pagpapadali ng application process at pagpapalaki ng allowance para sa mga estudyante sa pinakamababang bracket. Pero ang ilang grupo ng kabataan ang gusto ibasura ang STFAP. Hindi totoong ito ay tumutulong, hindi totoo na ito ay nagbibigay konsiderasyon sa mahihirap. Ang STFAP po ay nagtataas lalo ng matrikula at lalong naglalagay sa dehado dun sa mga kabataan.
Sa burol ni Cristel sa kanilang bahay, patuloy ang pagdating ng mga nakikiramay. Sasagutin daw ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang gastusin sa pag-aayos ng kanyang libingan. Sa Sabado, nakatakda ang libing. Nilinaw naman ng ina ni Cristel na hindi nila sinisisi ang UP Manila sa nangyari. Mahal daw ng kanilang anak ang universidad. Pero posibleng may mga pulisiya na kailangan linawin tungkol sa pagbabayad ng matrikula. Sana raw, huwag mauwi sa wala ang pagkamatay ng dalaga. Bam Alegre, GMA News.